talakito. Wow! Dalawa. Ayan o. Ayun yun, ano yun? Ano yun? Ano to? Nahanahan natin. Ano to? Sabit-sabit. Malaki to. What's up guys, kumusta kayo lahat? Sa video ito, tayo ngayon ulit ay maglalatag ng pante o lambat. So dito tayo maglalatag sa madalas natin pinaglalatagan sa dagat ng Taiwan. Ayan, hindi siya makita kasi gabi na po. Bali, kaka-out ko lang din po sa aking trabaho. Ayan, tapos diretso na tayo dito para makapaglatag tayo ngayong gabi. Tapos pandawin po natin yan bukas ng maaga para meron tayong pang budget na naman, pang ulam-ulam. So let's go, umpisa na po natin para hindi tayo masyadong magtagal dito. Ayan, ang ating pante. Ayan, ito lang po ang madalas kong ginagawang panghuli dito ng isda dito sa spot na to, sa dagat, kasi mas mabilis makahuli tsaka mas marami tayo pwedeng mahuli na sari-saring isda para syempre naghahabol tayo sa oras. Isang araw lang po ang aking day off kaya talagang sobrang busy din po, kaya ito yung madalas kong ginagawa, pamamanti, para mabilisan tayo makahuli ng isda. So ipunta na po natin ito sa tubig. Yan. Yun, linaw ng tubig. Pero pag inapakan natin ito guys, yan, lumalabo siya oh. Nagiging putik. Yan. Kitang kita po yung ilalim. Mas madaling ilatag para bukas. Pandawa na lang. Meron na naman tayong pangulam. Sana meron tayong mahuli bukas. Yan, pagdasal na lang natin. Daanin natin sa dasal. Hindi lang dapat sipag, dapat samahan din natin ang dasal. Pasensya na po kayo at wala tayong kasama dahil kaka-out ko lang po sa trabaho. Diretso agad dito para mabilisan lang ba. Yan po yung kadalasan kong ginagawa. Safe naman po dito guys kasi marami naman pong tao. Yan, maraming establishment dyan. Kaya safe po dito. Yun po, umpisa na natin ilatag tong ating 60 meters na pante. Yan, hawakan natin sa pinakilalim. Yan, oh. 60 meters po. Yun. Yan. Sumabit. Ganyan lang guys. Mabilis lang po ilatag yan. Ayan, habang naglalakad tayo, pinapakawalan natin yung lambat. Ayan po. Ayan. Ayan, ganyan lang po kasimple maglatag. Tsagaan lang po. Dito sa harap, ayan, kitang-kita po yung ilalim mo. Mababaw lang po hanggang tuhod. Pero pag nag-high tide dito, sobrang nataas. Ayan, lagpas tao. Ayan po, malapit na tayo matapos. Ayan, konti na lang to, tapos na. Ayan po, okay na, nandito na tayo sa dulo. Ayan, dulo na po. Bilis lang, wala pa yatang 5 minutes. Ayan, tapos kuha po tayong pabigat, yung dinala natin kanina, kulin lang natin sa gilid. Ayan, ito na po yung ating pabigat, yung bakal, tapos linagyan natin ng tali. Ayan, tapos yung ilalim nito, yun ang itatali natin. Yung tali dito sa pinakailalim. Ayan, so itali na po natin. Ayan, okay na po yung isa. Ayan. Tsaka natin niyagis dun sa malayo. Yun. Ito po yung pinaka-aboya niya guys. Ayan, para pagka nag-high tide, hindi siya lubog talaga. Ayan po, so nailatag na natin yung ating 60 meters na lambat. Ayan, so balikan na lang po natin yan bukas nung maaga tayo. Ayan, sobrang liwanag dito. Ayan po, kalsada po yun, expressway sa taas. Doon naman, maraming namimingwit din doon. Kalsada rin po dyan, pati doon, napapalibutan siya ng kalsada. Ayan, dami nag-night fishing po ngayon. So, uwi na tayo para makapagpahinga pa tayo bukas, maaga tayo. Para mayroon tayong energy bukas.
good night po sa ating lahat kung saan man tayong naroon na bansa o lugar. O kaya good morning. Yan. So shout out po sa inyong lahat kung saan man kayo naroon dyan. So abangan na lang po natin bukas kung meron tayong huli. Good morning po sa ating lahat. Ngayon nandito na tayo sa ating nilatagan kagabi ng Lambat. Yan na po yung ating Lambat. Yan o. Tapos may namaman daw doon ng alimango. Yan, umpisa na natin tanggalan to. Dinagay ko lang po sa ulo yung ating camera para mas makita nyo. Tapos itong ating madalas na ginagamit dito, lagyan natin ng tali o nilagyan natin ng tali para itali natin sa bewang. Para meron tayong lalagyanan, hindi tayo mahirapan sa pagpapandaw. Wala na tayong bit-bit. Ayun, aba, dami ng butas. Pisa na natin, mamaya natin baklasin tong Lambat pagka nakuha na natin lahat ng huli, kung merong huli. Oh yan, meron agad oh, talakito, wow, dalawang talakito. Ayan oh, biyaya na naman. Ayan po. Ayan, mainan na po ito. Hinahangin yung ating lalagyanan. Ito, buhay pa itong isa. Buhay na buhay pa. Mm-mm. Makakawala, oops. Baka makawala. Saan ba naglulusot to? Saan ka lumusot? Nandito pala siya sa kabila lumusot. Yan. 2 down. Sana marami pa tayong mahuli. Yan, maganda ang panahon. Uy, meron pa pala dito. Hindi ko napansin yun. Ayun o, buhay pa. Hindi kita napansin ah. Nandiyan ka pala sa gilid. Oo. Buhay pa, ayan. Hindi ko po siya linulusot guys kasi maliit yung butas. Ito malaki yung talakitok eh. Oo, oh, oh. Tatlo na. Sana meron pa. Ayun, yun, ano yun? Ano yun? Ano to? Dahan-dahanin natin. Ano to? Ayun, talakitok. Ang dami oh. Sabit-sabit. Tagtalakitok ngayon ah. Oh. Kunahin muna natin itong sap-sap. Yun, tanggal din. Medyo sumabit yung ano niya. Palikpik niya. Yun. Oh, buhay pa oh. Tagalan sa pagtatanggal. Ito pa isa. Yun. Buhay pa yun oh. Aba, naka ano na tayo. Talakitok, nakarami. Baka meron pa dito. Tingnan natin. Baka meron pa nga. Yan po, mahaba pa to. Yaw, wala po dito. Yun, meron dito, malaking talakitok.
Ayan po. Oh. Malaki-laki to. Puro talaki ito yung huli natin, ah. Ayan. Hindi natin to pwede ilusot. Masyadong malaki. Masyadong malaki. Yun po, kok, kok, kok. Ayan. Meron ba kaya dito? Aba, wala na. Wala pong bangus, puro talakitok. Mabiyayang araw na naman. Meron na tayong pang-ulam. Hindi na tayo zero. Kasi nung nakaraan, guys, zero ako dito, kaso hindi ko siya in-upload kasi nakakaya naman. Mag-upload walang huli. Ayan po, wala na. Malapit na tayo sa dulo. Ayan. Talakitok po yung ating mga nahuli. O, wala na dito. Wala po dito, walang bangus ngayon. Talakitok ang meron. So ayan guys, okay na. At least meron tayong huli na 7 piraso. Ay 2, 4, 6, 7. 7 na talakitok. Ayan, meron na tayong pang ulam ngayon. Ayan, hindi na masama, hindi na tayo zero. Ayan, upload pa rin natin to para meron tayong pang vlog. Just ito na yung ating nilagay kagabi na bakal. Thank you Lord kasi meron pa rin tayong pang ulam. May pang ulam na tayo ngayon. Maghapon na yan. Malalaki naman po yung iba. Ngayon naman guys, iligpit natin yung ating lambat. Ayan. Ayan po. Ngayon guys, nakaligpit na po tayo ng ating lambat. Ayan, naiayos na natin. Ayan po. So uwi na tayo. Marami na rin pong namimingwit dito. Ayan, sa kabila dyan. Nakailera. Namimingwit. Tapos dyan. Tapos dito sa kabila, ayan, ganun din. Yung mga namimingwit din dyan, ayan o. Dami po dun, marami rin po dun o. Ayan, pamimingwitan po talaga dito. Ayan yung mga libangan nila dito sa Taiwan. Ang pamimingwit. Ayan po. Ngayon guys, nalinisan na natin yung ating mga isda. Ayan po, yung ating mga talakitok. Tapos meron tayo dito yung ingredients na kamatis, sibuyas, tsaka luya. Ayan, tapos naglagay na rin ako sa kaserola ng tubig. Pakulaan po muna natin itong ating ingredients na ito. Tapos mamaya, pagka napakuluan na natin, tsaka natin ilagay isda, magluluto tayo ngayon ng kinamatisang isda, sariwa pa po, para meron tayong agahan. Ulam na po natin ito ng maghapon. Yan, sulit na po yan, kasi may pang ulam-ulam na po tayo. Yan. Yun. Yun, kuluan na po. Ilagay na po natin yung ating mga talakitok. Yan. Fresh na fresh pa po ito. Ayun, laki nito oh. Taba. Talakitok. Dahil talakitok lang po ang ating nahuli ngayon. Biyaya, meron tayong nahuli. Tapos lagyan po natin ng patis. Nagagay din po tayo ng paminta. Ayan. Maglagay din tayo ng konting asin kasi naglagay naman tayo ng patis kaya konti lang pong asin. Yan, okay na po. Medyo pakuluan pa natin ng kaunti bago natin ilagay yung ating pechay. Yan. Sinabawan po. Simple lang na kinamatisang isda. Yun. Kuluan na po. Lagyan na po natin yung ating pechay. Ang huli nating ilalagay. Yan. Pampasarap po yan. Pechay. Yan. Kunting kuluan na lang po yan at luto na. Kakain na po tayo. Nagutom na rin. Yan po ang umagahan natin. Yun. Okay na to guys. Luto na po yung ating kinamatisang talakitok. Yan. Hindi na po natin masyadong iluluto yung gulay. Para saktong-sakto po. Yung sarap. Kain na po tayo. Patayin na po natin itong kalan. Ngayon guys, luto na po yung ating kinamatisang isda o talakitok. Yan. Kain na po tayo. Meron din po tayo ditong kanin.
Yan, bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkainan na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito, magbigay sa aking pisil ng pangatawan ng kalakasan. Maraming salamat po sa isda. At gabayan niyo rin po yung aming mga viewers, yung aming pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. Ito po ang aking sambot na langin. Sa pangalan ni Jesus, amin. So, tara po, kain tayo. Nagutom na. Yan. Para hindi mag-moist. Yan po, magkutsara muna tayo ngayon kasi sabaw yung ating ulam at mainit-init pa. Sarap po. Fresh na fresh. Tikman po natin. Ayos. The best. The best. Masarap din po ito kung malunggay. Panghihalo natin. Kinamatisan na may malunggay. Sarap din po. Kain po tayo. Pechay. Tapos yung ating talaki ito. Ayun o, laki. Malaki po itong isang ito. Kain po. Sarap po. Ang laman. Grabe, sarap. Higop po na lang po kayo ng sabaw. Sarap na sariwa. Kain po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel. Ayan po, sa palagi nagko-comment, sa mga silent viewers natin, thank you po. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. Kahit man hindi man tayo nakarami ngayon, at least meron tayong pang-ulam na maghapon. Ayos na po, sulit na yung ating pagod. Hindi na tayo bumili ng isda. Yan. Sarap ng isda oh. Wow. Ang taba. Yun oh. Ayos. Enjoy po ang ating almusal. Tanghalian at hapunan. Kasya na po yun hanggang hapunan. Nakatipid na po tayo ng isang araw na pang-ulam. Biyaya. Sarap. Sabayan niyo po akong kumain, napasarap na. Nakakain niyo kumain, lalo na pag pinaghirapan natin yung ating nahuli. Tapos fresh na fresh. Woo! The best. Ayan po, ganyan po ang diskarte natin pagka gusto nating manghuli ng pang-ulam na isda. Sariwa pa. Biyaya ng dagat ng Taiwan. Ayos. Meron pa tayo isa dito. Yun oh. Sarap talaga ng talaki ito. Sarap ng laman niya.
The best. Grabe, sarap.